Mga kaibigan, naalala nyo pa ba yung vlog ko na ang pinag-uusapan natin o yung kwentuhan natin ay tungkol sa pag-ihi? Na sabi ko, part ng mayroong acid reflux, ang hirap sa pag-ihi at saka yung sa pagdumi. Ngayon mga idol, sa isang grupo sa Facebook na kabilang ako o miyembro ako, nakita ko, nabasa ko at pinag-uusapan dito o pinagkukwentuhan dito ang tungkol sa ganitong kondisyon. Uulitin ko lang ulit yung mga sinabi ko at magbibigay ako ng payo tungkol sa topic na to. Nakita ko lang ito mga kaibigan. Yan. Sana nakita nyo, makita nyo ito, no? Sana makita, ano, kasi back camera na yung gamit ko, kaya hindi ko kita kung nakikita dyan sa video. Yan. Ang sabi dito mga kaibigan, ang nakapost dito sa isang grupo sa Facebook, pag may GERD or acid reflux, apektado po talaga yung pag-ihi at minsan sumasakit sa tagiliran. Diba, ito yung, ano, ito yung nakwento ko na sa inyo. Naalala ko yung mga unang beses ko nararamdaman ito hanggang sa nagdesisyon ako na magpa-check up muli sa aking doktor kasi nahihirapan akong umihi. Sumasakit yung puson ko, sumasakit yung tagiliran ko, sumasakit yung balakang ko. Nangingimay o nangingimi yung aking hita. Ano? Yun. Pinapili ako ng doktor kung magpapa-endoscopy ulit ako. Ano? Pero chinek niya yung kondisyon ng aking tiyan. Siyempre, tinignan niya kung may mga matitigas na parte. At i-request niya na kung endoscopy o yung whole abdomen CT scan. Yung may contrast. Ang endoscopy nung panahon yun, nakatatlong beses na ako. Ano? Actually, yun yung mga bilang ng endoscopy nagawa sa akin. Ano? Sa procedure. Nakatatlong endoscopy ako. Nung panahon yun, nakatatlong endoscopy ako, yun ay panahon ng 2019. Bago mag-pandemic, ano, kaya hindi ko malimutan yung kasi 2019 nag-pandemic na nasarado ang ano, ang Pilipinas nung panahon yun. Nagpa-whole abdomen CT scan ako, ano, at tatlong contrast. Kasi sa whole abdomen CT scan, makikita yung buong abdomen natin, ano, whole abdomen. Pinag-iisipan kasi ni Doc kung ano, kung GERD ba to o ibang kondisyon. Kasi sa whole abdomen CT scan, makikita ang kabuuan. Ano, kahit pa paano, magkakaroon ng idea kung saan ang gagaling yung hirap na nararamdaman natin. At ang isa sa tingin nila, baka sa kidney. Kung sa whole abdomen CT scan, makikita na yon. Dahil kung sa endoscopy, yung loob lang ng sikmura natin, yung makikita. Ang nagiging problema, yung lower part. Kasi sumasakit nga yung balakang, humihirap sa pag-iihi. Actually, blood chem at saka urine test. Wala namang nakita na ano na ibang masamang kondisyon ng ating katawan. Ano, normal pa rin, normal katulad ng palagian nating mga test, ano, normal. 'Yun, ganun pa rin siya. Pero nangingimi o nangingimay yung part mula balakang hanggang sa hita, hanggang sa paa. Masakit ang puson.
Actually, mga idol, sa kondisyong ganito, no, nakakasama yung hirap sa pagdumi. Ano? Kaya nag-isip mabuti yung doktor, ano? Kasi yung ihi at pagdumi may problema. Basta ito, masakit ito sa balakang, nangingima yung lower part pamula sa ano sa balakang, ano, nangingima yan. Namamanhid. Tapos sumisintog dito sa may puson. Sa may puson, sumisintog dyan, masakit dyan. Mahirap umihi. Mahirap dumumi. Sa whole abdomen CT scan, nag-alala ako dito. Na nag-alala talaga ako dito kasi iniisip ko, baka bumalik na naman yung problema ko sa kidney. 6 years old, hindi ako nagkakamali. Hindi pa ako elementary nun. Hindi pa ako napasok nun eh. Na admit ako dito sa probinsya namin at nakitaan ako ng infection sa kidney. Noong panahong yun, 1982 ata siguro yun. Mga ganun. Hindi pa ganong kagalingan ng mga hospital at doktor dito sa aming probinsya. Kaya ibinayahe ako sa Manila sa ano sa Children's Hospital sa Banawe. Yan. Yun yung kinatakot ko kasi malaking problema kung magkakaroon o babalik yung problema ko sa kidney. Kasi baka dati nakasurvive ako, na-condition ako, umayos yung aking kalusugan. Baka sa panahon ngayon, hindi na ako maging swerte na nalampasan ko yun. Ano, kinaya ko yun sa lakas na resistensya ng bata. Ayun, awa ng Diyos, nakita, kondisyon. Walang problema. At napatunayan na yung problemang yun ay saka ko lang nararamdaman, nararanasan kapag ka parating ang acid reflux o kaya pagka katindihan ng atake ng acid reflux o kapag ka patapos na yung acid reflux. May pattern kasi, ano yung pattern? At sa tuwing ganun ang ano, yun yung mararamdaman ko, nararanasan ko. Ano? Kaya itong mga ganitong problema ng acid reflux ng GERD, mapapansin mo yun, habang tumatagal, nagbabago. Nagbabago yung sign and symptoms, mga idol. Ano, kaya, minsan, pag tinanong mo yung isang tao na may ganitong condition, GERD, kakaiba sa nararamdaman mo o sa senyales ng GERD na meron ka sa kanya kahit parehas kayo may GERD. O masasabi na lang niya kung yun ay matagal lang may GERD, oo, dati naranasan ko yung nararanasan mo. Pero yung mga nararanasan niya ngayon, hindi mo pa nararanasan. Ganun kasi yun. Ano, ganun kasi yun, mga idol. Nababago habang tumatagal. Pwedeng madagdagan ng signs and symptoms o pwedeng yung dating signs and symptoms, wala na. At iba na yung signs and symptoms ngayon. Parang na-immune ka na dun sa mga ibang bagay na yon, ibang sinyales, kapag ka, sa ibang trigger, immune ka na, hindi na siya lumalabas yung sign na yon, ibang sign naman. Ano, ganun. Kapag ganitong, ano, ganitong condition, katulad nitong sa pag-ihi at pagdumi, huwag mo nang ikatakot kasi nararanasan talaga yan. Ano, nararanasan talaga yan. At ako mismo, nakaranas niyan. Ang isa pa mga idol, yung sa pagdumi talaga. Ano, yung pag-ihi kasi, ito yung pinag-usapan dun sa, ito lang yung pinag-usapan dun sa Facebook. Ano, ang isa pa pala dito sa pag-ihi, yung paglabas ng ihi. Parang durot, parang balisaw-saw yung putol-putol. Nangyayari yan. Kasi sa sobrang init ng ilinalabas na ihi mo. Ano? Yun yung dahilan kung bakit nangingimay, nangingimi, o namamanhid yung balakang mo, o sumasakit yan,
pati sa may tapat ng pantog mo sa may puson mo, sumasakit yan, at nangingimingan, mamanhid hanggang sa paa mo. Kasi dahil sa init, init na dala ng ihi mo, naiipon sa pantog mo, magre-react yung balakang mo, yung mga nerves dyan, yung mga ugat dyan, magre-react, kaya may pamamanhid na mararamdaman o mararamdaman ka. At kusang nawawala yan, yung pakiramdam na yan, kapag ka nag-o-okay ka na. Dagdag kaalaman mga idol, minsan sumasabay yung masakit na puwet. Masakit na yung sakit ng puso at saka pamamanhid niya kasi parehas na mainit yung dumi at saka yung ihi. Kaya nga pala umiinit yan dahil ng acid. Bumababa yung acid. Kalibitan, nararanasan natin ito kapag galing ka sa matinding acid reflux. Kapag kapatapos na yung acid reflux niyan, minsan bumaba yung acid, nandun na sa dumi yung acid, hindi nababago yung temperatura niya, yung init niya, yung parang yung init niya. Sabi nga natin, ito nag-uusapan natin, lagi kong nababanggit ito nung mga nakaraang mga vlog ko dati pa, na ang acid ay katulad, katumbas ng asido ng sasakyan, ng battery. Imagine mo yung init ng asido ha. Nakakabulok yan ng mga parts ng metal o wood, kahoy. Ganun kainit. Kung sabi sa pag-aaral ay kaparehas nung sasakyan, ibig sabihin, kaya nagre-react yung katawan natin sa sobrang init. Di ba? Ang isa pa naramdam at nararanasan ko dyan, yung sa maghapon nagtatrabaho ka, nasa opisina ka, o kung nasaan ka man trabaho, makakaramdam ka minsan pangangati ng puwet na parang kakaiba. Yung may hapde na dala. Tapos, pagka sinalat mo, hindi mo ma-imagine, parang pawis siya, parang basa-basa siya. Sa labas na ng puwet ang pinag-uusapan natin. Pagka kinapitan mo siya, mahapdi. Mahapdi? Wala siyang sugat, pero mahapdi. Dahilan yon sa acid. May lumalabas na acid. May lumalabas na acid. At yung acid na yon nakaka-irritate yon sa balat. Mismo doon sa puwetan, at saka sa balat, sa pisngin ng puwetan natin. Nakaka-irritate yon. Kaya, ang solusyon dyan, hugasan mo yung puwetan mo. Para pag ginuhugasan mo, pag kinakapitan mo yung mahapdi talaga yung balat. Ito, sinishare ko lang itong mga naranasan ko sa inyo mga idol. Kapag ka nararanasan nyo yan, na kayong mag-isip, huwag na kayong matakot kasi part yan ng may acid reflux, may GERD. Kasi pag nag-isip kayo na nag-isip, magkaka-anxiety pa o aatake pa yung anxiety nyo na magpapahirap lalo sa inyo. Yun mga idol, iniisip ko pa hanggang ngayon eh. Ano pa ba yung dapat kong ishare? Yun. Yung pananakit, yung pananakit ng balakang, ng puso natin, dahilan yan sa pag-init ng dumi, pag-init ng ihi natin. Pwedeng ma-irritate yung daanan ng ihi at saka ng dumi. Pwedeng magkaroon ka ng almoranas, pwedeng pumaga, pwedeng magkaroon ng dugo. Yung pagdumi ng dugo, minsan doon nang gagaling. Sa sobrang tapos nadaanan pa ng medyo matigas na dumi, magagasgas, syempre paga. Paga yung puwetan natin, tapos nadaan na pa ng matigas na dumi, magagasgas, doon makukuha mo yung mapulang dugo na sumasama sa dumi. Yun, mga idol, sana kahit papaano nakatulong muli yung video ko.
sana kahit papaano doon sa mga kaibigan natin na nararanasan to, nahihirapan kayo dito sa ganitong kondisyon, natulungan ko kayo. At request ko lang sana ako nakaabot ka sa part na ito, sana makikilambing lang ako sa inyo mga kaibigan. Paki-like naman yung aking video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po mga kaibigan. At paki-share na rin sa mga kaibigan nyo na may ganitong condition. At least para pare-paras natin matulungan yung mga kapwa natin na naghihirap sa sakit na GERD, acid reflux, anxiety, at saka depression. Bye-bye po at God bless you. Kita po tayo sa mga susunod na mga video. Para nga pala doon sa mga basher ko na hindi naintindihan yung mga video ito, ito po ay hindi vlog lang. Hindi po ito video na para ang kumita. Ito pong video ito, ito pong vlog na ito ay para makatulong sa ating kapwa na may parehas na kondisyon sa akin. Yun po. Bye-bye!